Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaction at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyo. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan mabubugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman si Your Honor, please, inyong pakinggan mga isyo sa ating bayan. Pag-uusapan, Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin pag-usapan upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaction at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyo. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan mabubukula. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman si Ben Paimon inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan mga isyo sa ating bayan. Pag-uusapan mga isyo sa ating bayan. Pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please, Ben Paimon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please, in defense of truth, justice, and freedom. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe, magandang gabi po. At Your Honor, please, good evening everybody. Magandang gabi po and welcome to the program, Your Honor, please. Ako po si Ben Paimon. Magsisimula po tayo alas 8 hanggang alas 10 para sa mga iba't ibang issues na ating tatalakayin ngayong gabi. Of course, hindi po magiging makabuluhan itong mga pagtalakay natin kung hindi po kayo kabilang sa mga comments, reaction, at commentaries po ninyo. Alright? Pagtulungan po natin ito para sa kapakanan natin pare-pareho. Okay? Your Honor, please.
Magsisimula na po. Imbitado na ho kayo. Lahat po tayo, kabahagi po tayo dito sa ating Your Honor, Please. Okay? Ben Pipon here. Good evening, everybody. Alright, mga kababayan. Alam po ninyo, last week, itong nakaraang linggo, Huwebes, we made a move. Gumawa po kami ng isang natatanging hakbang para sa pagkamit ng katarungan para sa mga biktima ng online scams. Alright? Ito na yung merong investment scam katulad po ng Seven Stag International. At saka itong isa online loan lending. Okay? Online lending. Ito na po yung mga loan sharks. Meron po mga grupo-grupo na ito. Matagal na pala itong ginagawa sa kanila ng mga loan sharks na ito at mga investment scammers. Siguro dalawa-tatlong linggo po na pinag-uusapan nun namin dito sa ating programa, ang kanila mga problema. Then finally ho, nagpasya po tayo na dalhin ho ito sa kinaukulan. The perfect agency that has responsibility and concern sa mga scammers na ito. One such agency, ito na nga po, the National Bureau of Investigation. This is the first time na nakapag-file ng formal complaint ang mga all the victims natin, lalong-lalo na po ang Seven Stag International. Eh natutuwa po ako sapagkat nung na-file ay parang nabunutan ng tinik ang mga biktima. At nung umalis po kami sa NBI, nandun pa lamang po kami sa compound ng NBI, ganun na lamang po ang tuwa at saya ng bawat isa. We were almost like brothers and sisters who have been lost in the wilderness for a while. Tapos biglang nagkakatagpo-tagpo, kasaya-saya po ang naging sitwasyon po sa amin nung araw na yon ng Huwebes. April 29, 2021. Okay? Nakapag-file na po kami ng formal reklamo sa NBI laban dito sa mga scammers na ito. Online Loan Sharks at Seven Stag International. At para sa kaalaman po, kabatiran at karagdagang kaalaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga hindi naka-attend ng pagpa-file po namin, minarapat po namin gumawa ng video para dito. Ha? At siguro naman, napanood na po ng ilan sa ating mga kababayan ang video na ginawa po namin pagpa-file ng kaso sa NBI. Dalawang grupo ito, online lending scam at saka yung Seven Stag International. Okay? Video ang ginawa po namin para sa karagdagang kaalaman, impormasyon ng ating mga biktima ng online. At alam po ba ninyo, siguro epekto na rin po ito ng pagpa-file natin. Napansin na po tayo ng malalaking networks at laman po ng mga balita ho ngayon. Ha? Laman po ng mga balita ho ngayon, lalong-lalo sa Channel 2, ABS-CBN, ha? Naka-focus na po ang kaso ng mga online victims po natin, online loan shark victims po natin. At ako'y natutuwa sapagkat kilalang-kilala na po ang mga biktima po natin. Ha? Ha? Lalong-lalo na ang ating leader, ha? Si Paring Perry, si Mr. Perfecto Borlio. Agreed. Congratulations. I think this is what is necessary. Ito po ang kailangan po ninyo noong araw pa dapat. Ha? Noong araw pa dapat. Pero wag na ho natin sisihin ang ating sarili. Ito, nakita na ho natin ang daan. Magtutulong-tulong na ho tayo. Ha? At
tignan ho natin, silipin na ho natin yung dulo na pupuntahan ho natin. At dito, kailangan po ng higit na pagkakaisa ng bawat isang biktima ng online lending at saka yung Seven Star International. Dito lamang po natin makikita ang tunay na katarungan para sa bawat isa. Okay po, magpasalamat po tayo. Dumating ang saklolo galing sa ibang mga networks. Magpasalamat po tayo. Magpasalamat po tayo. Huwag po natin silang i-itsapera sapagkat makakatulong ito sa paglutas ng problema po ng mga biktima ng online scam. Alright? Nandiyan na po sila. Magpasalamat na lamang po tayo sa mga ito. Okay? Pero titignan po ninyo mabuti. Lalong-lalo na yung mga biktima na hindi po nakapunta. There are other avenues na po pwede natin puntahan sapagkat alam po ninyo sa NBI, tigtatatlo lamang po ang mga nag-file muna para matutukan ng NBI. Ano po? Pero yung ibang mga victims po dito, there are other agencies na may concern din po sa scam na ito. Oh, sa panluloko, panggigipit, panghaharas, and so on and so forth. Panghihiya. Meron po mga agencies of the government that are now willing and ready to come to the rescue. Ho. At mamaya ho, bibigyan po namin kayo ng mga impormasyon tungkol dito. Manood lamang po kayo at wag po kayong hihiwalay dito sa ating Your Honor, please, because we are going to look into this until the end. Hanggang sa matapos po ang problema po ninyo. Marites Enova, hi Kuya Ben, I'm watching now. Hi Marites, pinsan ko ito. Okay? Si Wilma Zamora, good evening, Your Honor. Magandang gabi po, Wilma. Okay? Sino pa ba? Marmay Sarjom, good evening po Kuya Ben. Magandang balita ito para sa kay Mr. Vicente Payahay. Oh? Diyan po sa San Bayon mas bat area na ito Visayas, no? All right. Good news para sa inyo sapagkat I have already talked with the big boss na na iparating ko na sa kanya ang gist ng problema po ninyo. Pinakinggan po bukas mag-uusap po kami sa kabilang himpilan sa Radyo Pilipino. Sundan po ninyo ako doon. Sapagkat makakaugnay ho natin si Secretary John Castriciones ng Department of Agrarian Reform. Ha? Jomar, manood ka bukas. Sabihin mo sa tatay, manood para mapakinggan po niya kung ano ang sasabihin ni Secretary John Castriciones. Alright? At yung iba pang mga gustong humingi ng tulong dito sa ating programa, huwag ko kayong manghihinawa, huwag ko kayong mahihiya, huwag ko kayong matatakot. Basta, yung kung ano lang yung maitutulong ho namin, gagawin ho namin yan. Huwag lang ninyo kaming hihingan ng pera. Kasi wala ho kaming pamimigay. Parang awan ninyo. Ang programang ito ay walang pera. Kung ano man po yung maitutulog ko katulad niyan, sasamahan ko kayo. Kung talagang kailangan, samahan ko kayo. I will. Titignan ko kung anong papeles ninyo. Tama ba yan o hindi? O yan, kaya ko yan. Pero kung hihingin nyo kay Tata Ben Paipon, pahingin naman ang pera dyan. Ay nako, wala. Humingi ho kayo kay Tisoy. Humingi. Humingi kayo kay... Kanina ba? Kay Sir Randy. Alright, anyway, oh. Pero sa totoo lang, ha? wala, wag po kayong, wag dito sa akin, ang financial, I do not have that. At hindi ko ugali ang manghihingi o ipaghihingi ang mga kliyente natin sa ating mga kababayan. Maliban lang po kung talagang kailangan ho, yung halimbawa, emergency case, o kaya mamamatay na po, ay nako. Siguro, pagsusumikapan din po natin na humingi ng saklolo sa ating mga taga-subaybay. Pero, personal po na kapirahan ni Tata Ben, pagpapamanhin po ninyo ho, matagal na pa akong broadcaster, pero hindi po ako nagpayaman.
hindi po ako yumaman. At makikita mo niyo siguro, I live on a modest life. Nakita po ng mga kasama po natin na nag-file dun sa MPI. Mantakin mo ninyo, maghihiwalay kami, wala man lang kainan. Wala man. Pero masaya ako kami nung nagpagkakaiwalay na kami. Pero wala man lang nagyaya na, Sarvin! Ako, o kaya, huli kayo dito, kain tayo. Ganun. Ah, hindi, kasi kapos talaga. A pandemic, na pandemic si Tato Ben. Marie Clado, oy, nagsasabi lamang po ako ng totoo. Huwag kayo magagalit, okay? Good evening, Your Honor, please. Keep safe, God bless. Sabi ni Marie Clado. Ganun din po sa inyo. Ganda ng sounds, napapaindak ako. Yan ang talagang pagpapaindak ko natin eh, sa mga taga-subaybay ng Your Honor, please. Kanya si Ma'am Lillian, panay ang chacha. Si Ma'am Angel Panuda, ganun din. Alexa Etalam, good evening po, Sir Ben. God bless. Alright, si Lillian Gabriel, nandiyan na si Ma'am Lillian. Good evening, Lillian. Ben Padla, good evening po, magandang gabi po. Sino pa? Eli Isay Mayaki, good evening po, Your Honor, please. A blessed, sandali, Monday po, Sir. Sir Ben, safety safe po. Elena Olivar Noya, good evening, Sir Ben, from Mindanao. Ay, ako talaga, layo. Josephine Roquero, Joe, good evening, Sir Ben, watching now, keep safe, and your family, take good care of your health, more power to your program, Your Honor, please, God bless, always, God first. Ayan. So, Marmay Sarjom, Jomar, sabi ng tatay namin, hulog daw po kayo ng langit, Kuya Ben. Eh, nakausap ko yung tatay mo eh. Ang problema lang, 72 pa lang siya. Pero ako, ilan na ako? Pero ayos lang. Sabihin mo sa kanya, take good care of himself at huwag siyang mag-aalala sapagkat tutulungan po natin ang mga katulad po ninyo na inaapi, talaga, inaapi. Okay? Alright. Angel's Eye. Hi, Angel's Eye. Good evening, ma'am. Good evening, Your Honor, please. Keep safe. Oy. Keep safe always. God bless us all. Thank you always. Ayan. Padre, perfecto tibor. Ang guwapo mo, pre. Artista na yun. Si Paring Perry. I love it, my friend. Pero nakita ko yung video footage, ha? And talagang kagandang lalaki talaga si Paring Perry. Good evening at saka ngayon matatahimik po tayo ng kaunti, at least mapapanatag ang kalooban natin. I think the media now is aware of this is scams. Talagang napakalawak na ho ang panluloko. I think this is the effect of the pandemic. Kung mapapansin ho ninyo, hindi lamang po sa scam na ito, pati sa krimen ho, criminality. Dumadami po ang mga nahuhuli. Dumadami po ang gumagawa ng krimen. I don't know. Ang kahirapan ng buhay po ang ina ng krimen daw po. Dito nagmumula ang mga krimen. Kanya, sana po naman ang ating pamahalaan, matutukan po ito. Yung ayuda ho, kailangan po ayuda talaga. Where is the money of the government? Salang pera na inutang ng ating pamahalaan ho. Trillion ang pera ng bayan ho. Nandyan po na, I'm pretty sure nandyan po sa kaban ng bayan po ng Pilipinas. Pero bakit walang dumadaloy sa ating po mga kababayan? Nakausap ko po kanina ang buklura ng mga manggagawa. Million-million ang mga walang hanap buhay na tanggal. Pagkatapos yung nagtratrabaho ngayon, nababawasan pa ang kanila mga benefits.
courtesy of the Department of Labor and Employment. Bakit po ganito? Kung sino pa ba ang dapat tagapagtanggol ng mga manggagawa po, siya parang nagbabawas ng kanilang mga benepisyo. Ayuda, 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 walang-wala. Oh, yung 1,000 na lamang pong ayuda hanggang 4,000 hanggang ngayon, wala pa ho, hindi pa na ipamimigay. How many days na, how many months already of the pandemic ho, mga kaibigan? Anong ginagawa ng Kongreso? Walang budget sa 2021. Wala silang inilagay. Pagkatapos magkukumahog sila na maglagay ng bayanihan tree. Hanggang ngayon po, wala pa rin. Pang limang buwan na ho sa taong 2021. Ilang buwan na lamang po, magpapalit na naman po ang taon. We do not have the assistance necessary for our people. Mr. President, what is happening? Ano ba talagang nangyayari? Mabuti ka pa. Nakapagpabakuna ka. Libre ka na. Pwede ka nang hindi magkasakit. E paano yung mga kababayan mo? Ha, Mr. President? You think you're free now of the COVID? Because you're vaccinated. How about the people? There is no vaccine here. Hindi dumarating yung mga bakuna ho. Eh, anong ginawa ho ninyo? What have you done? Para makarating dito sa atin ang bakuna. Tayo na lang kulelat dito sa buong Asia po eh. Nakakatakot dito, pagka nagaya ho tayo sa bansang India, ako, Panginoon ko po, takot-takot na hirap. We would like to appeal to the President kung talagang mahal niya ang kanyang mga kababayan Pilipino. Unahin po ninyo ang mga Pilipino, hindi yung mga komunistang in check. Mr. President, wala na kayong ipinagtanggol kundi ang mga komunistang in check eh. Na sumasakop sa West Philippine Sea, teritoryo ng Pilipinas, kung saan nandoon yung mga barko na mga komunistang intrik. Yan ang ipinagtatanggol mo, Mr. President. Mr. Roque, hindi po ba yun ang pinagtatanggol ninyo? Bakit hindi nyo lingap yun ang ating mga kababayan? Nagdarahop. Naghihirap po sa pandemyang ito. How many workers are without jobs? Ni walang pagkukunan ng may pagkain. Alam po ninyo ho, mga kaibigan, itong community pantries, this is the silent move of the people. Oh? Parang sinasabi ng taong bayan, hindi ka na namin kailangan, Mr. President. Pero, masama eh, mali eh. Kayo ang inihalal ho namin eh. Kayo ang inaasahan ho namin magliligtas sa taong bayan sa oras ng kagipitan, Mr. President. Pero bakit ho gayo kay ganyan? Oh? Bakit po yung mga komunistang hinchik ang binibigyan ninyong pabor? Bakit hindi po yung kapwa Pilipino ko ninyo? Oh? Andrew Neo, magandang gabi po, good evening, Andrew Neo. Good evening, Tata Ben. Okay. Andy Lauzon from Dominica Republica. Yan. Good evening, Andy, and magandang umaga dyan sa Dominica, sa Caribbean. Mia Maureen Mabanta, watching here from Pangasinan. One of these victims na lugmok dahil sa panghaharas at di makataong pagtrato ng God's grace. Oh, iba naman ito. God's grace until unting bumabangon. God bless sa mga nag-guide po sa mga biktima. Alright. Nako, talaga hinaharas sila. Perfecto Bordalio, Perry. Please share
share, may humaharang sa mga share ko, may nag-aabang sa akin, pinipigilan, makapag-multiple share ako. Kayo muna mag-share po. Ayan. Kayo muna mag-share. Ha? Pinipigilan daw. Ikalat po natin. Ayan. Thank you very much. Yan po ang pakiusap ng inyong leader sa OLA, si Mr. Perfecto Bordalio. He must be referring to the video na ginawa natin. Ano? Alright. Maraming salamat, Perry. Ha? Yan naman eh para makita ng ating mga kasama ano ang nagawa ho natin noong Huwebes. Masayang-masaya po tayo at nagawa na po natin yung unang baitang, unang hakbang para makamit na ho natin ang hustisya para sa atin. I am very, very confident po na gagawa po ng magandang aksyon ang National Bureau of Investigation. Sa mga ibang mga biktima ko, kung gusto po ninyo, pwede naman pong maghain ng ibang kaso dito sa National Privacy Commission at saka dito po sa PNP, nag-umpisa na po sila Perry dyan sa Philippine National Police. Pwede rin po sa Securities and Exchange Commission. Kung saan ninyo, ano, yung mga palagay ang loob po ninyo. Kung saan po kayo palagay, maganda ho kung meron kayong at least kasama po sana na magpa-file. Okay? Makakatulong po sa inyo katulad po ng ginawa po namin sa National Bureau of Investigation. But hindi po kami titigil, no? Tapos na po yung tatlo sa... Pero marami pang hindi nakakapag-file eh. Antay-antayin na lamang po natin na magkaroon ng development dito sa NBI at after that, mag-video ulit tayo para maipaabot po namin sa inyong kaalaman ano ang dapat po nating gawin sa mga pagkakataon ito. Okay? Areglado. Okay, mga kaibigan, ito po ang ating Your Honor, please. Sumasahim pa po with every day from Monday to Friday. Monday to Friday, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Mel Rodelio Militante, buenas tardes. Dios te bendiga, tatambin. Good evening and God bless you in European Spanish. Wow, talaga naman. And to you, Mel, alam ko hindi ka tumitigil sa pagtulong sa iyo mga kapitbahay dyan sa gawing kalamba. Alam ko kanina nag-ahayag ko ulit ng meron kayong community pantry dyan. Pagpatuloy mo, Padre. I think that is the best that we can do today sa panahon na ito, na nagkakagipitan po sa pagkain, nagkakagipitan po sa opportunities, at walang nagagawa ang ating gobyerno. Hayaan po ninyo, taong bayan mismo ang magtutulungan. Nakakahiya naman po sa ating gobyerno. Walang maitutulong. Ay, anak talaga. Anyway, Mel, pagpatuloy mo, partner. Ha? Pagpatuloy mo and congratulations to the members of your group. Okay? Perfecto T. Bordalio, ang ganda ng video, sir. I-share po namin yan. Kaso may nagbabantay sa mga share ko. Huwag kang mag-alala, Perry. Mawawala rin yan. Hindi ko. Bakit nyo? Babantay? Bakit ayaw nila malaman po ng ating mga kasamang mga biktima ang ginawa ho natin? Napakaganda. Sa National Bureau of Investigation, I am not claiming the, ano, I'm not claiming the credit at all. Nasa iyo, Perry, ang credit, na kay Jenna Remo ang credit. I just, katulong lamang ho ninyo ako doon sa National Bureau of Investigation. Basta't ang akin po dito, sa pagtaha ko po at ang aking paniniwala, gagawa ng tama ang National Bureau of Investigation
para sa kapakanan ng ating mga biktima. Ha? Okay? Alright. Jenna Remo, oy, nandyan na si Jenna. Good evening. Tata Ben, ingat po kayo. O bakit nga ako pinag-iingat talaga, no? Oh, nakakatakot po ba itong ginagawa mo nating pagtulong? Alam po ninyo mga kaibigan, I appreciate yung ano, caution. Ha? Alam po ninyo nung panahon ng diktadorya ni Mr. Marcos. Ano po? Ganyan din po ang taong bayan. Ano? Ben Paipon, please take good care of yourself. Ano? Kasi lantad na lantad po kami noon. Radio Veritas pa naman. Ano po? And there was a time, alam niyo, magkukwento lang ako sandali ha. There was a time, nakakatakot talaga ito eh. Pero, hindi ko naman ano, hindi ako natakot eh. I really, but, there was a time, nagpro-programa po ako sa gabi. The title of the program was Buklod Bayan. Oh? Alas 5 hanggang alas 7 po ng gabi yan. Okay. Nagpro-programa ako, malapit na akong magkalahat eh. Mag-angels na po noon eh. Tumawag po yung gwardiya ho namin. Alam po ninyo, ang gate ng Veritas, from the gate papunta sa studio mismo, siguro mga ano yan eh, mga 200 metro ang layo. So, meron pong lalakarin talaga, no? Kung wala kang sasakyan, at least siguro 10 minutes o 5 minutes, pwedeng maubos mo sa paglalakad. So, tanawag po ang gwardiya. Nakarating sa akin. Sabi, Star Pipon, Ben, hindi pa naman ako tatabi nung araw eh, kasi medyo pogi-pogi pa ng konti. Binata pa. Okay. So, anong nangyari? Ben, merong naghahanap sa iyo dito at susunduin ka daw. Ako, pinasusundo po ako ng isang general. Eh, ano gagawin ko dito? Eh, wag ko kayo sumama. Tumalun na ho kayo sa pader. Yan ang advice ng gwardiya. Eh, wala po ako nagawa kung hindi tumalun sa pader talaga. Nababas po ako sa studio. Ito, sinunod ko lang naman ang... Pero alam ninyo mga kaibigan, that was the only time na talagang hindi po ako nagpakita po sa mga sumusunod. Pero you know what? Ang ginawa ko naman, ang sumunod na... Kasi, kinawagahan. May programa din ako sa umaga kasi tayo ang medyo ano nun eh. Kinakailangan po ng taong bayan eh. So I had a program in the morning. I had also a program in the afternoon. Sa gabi. Hapon hanggang sa gabi. Tapos alas 6 hanggang alas 8 naman sa umaga. Programa po ako sa umaga. Tinawagan ko naman po yung ano, yung general na nagpapasundo sa akin. Alam po ba ninyo ang sabi ko sa kanya? Mr. General, huwag na natin babanggitin ang kanyang pangalan sa himpapawid para hindi na po magkahiyaan. Ano po? Pero general ito, Metrocom. Nung araw, Metrocom mo yan. Sabi ko, nasa radio na, nasa phone patch na po. General, thank you very much po sa pagpapadala po ninyo susundo sa akin kagabi. Did you really send this soldiers? Wala akong pinadadala dyan. Po, wala akong kayong pinadala. Eh, pinasusundo ako. Tumalun po ako sa pader eh. Ayan ho, mga kaibigan. Hindi niya inamin na pinadadalhan po ako ng sundalo para sunduin po ako sa Radio Veritas. That was an incident, you know, na hindi ko po makakalimutan. At ako'y natutuwa pagka ikinukwento ko sapagkat hindi naman po ako sa natakot talaga. But I just obeyed yung magpasya ng mga security. Siguro, nagtanong na rin po sila sa mga pareho namin noon who took care of our security. So, tumalun po ako. Pero, kinawagahan, binalikan ko naman yung general. Pero wala naman po. Hindi naman yun namin. Kaya okay lang noon.
Okay lang naman, no? But at that, pero hindi pa ako natakot. Ever since that time, humaharap na po ako kahit saan. And so today, ho, mga kaibigan, lalo na ngayon, matanda na po tayo, 37 na po ako. I think this is about time na harapin ho natin ang katotohanan. At lalo na ho ngayon, Press Freedom Day po today. Oh, ngayon pa, tatakutin ho nila ang mga media. Ang media, ho. Ang media po ang talagang nakakatulong sa taong bayan ho ngayon. Kung magpapatakot ho kami, sino pa po ang tutulong sa ating mga kababayan? Kabakairan lamang ho, pinasara. Mabuti na lang, hindi nagsarado ang ABS-CBN, but for tanggalan ka ng prangkisa ho, ng Pangulo mismo ng Republika ng Pilipinas. Ginamit po nila ang dalawang kongresista ho na ngayon po hayagang lumalabag sa batas ho ng FDA. And nobody from this government, wala man lang sumisita ho sa kanila. There is an outright violation of the FDA law insofar as distribution and sale of a drug that is unregistered. Tandaan ninyo, unregistered pa po ang ivermectin. Pero pinangangalandakan ng dalawang kongresista nito, Marcoleta at Defensor. Ipinagpipilitan nila na sila ay tama. But this is a violation of the law. Ang sabi po ng DOJ, violation yan eh. Ang sabi ng FDA, violation nila. Pero bakit to, sa tingin ho ninyo, bakit itong DOJ hindi magampanan ang kanyang tungkulin? May violation. Bakit walang huli? Ang FDA, may violation. Bakit walang huli? Why? Ito ang katanungan ng taong bayan ngayon through the media. Bakit ho, hindi mahuli-huli itong dalawang ito? Gumamit po sila ng mga doktor, nag-issue ng reseta, walang pirma. Wala po yung professional license number po nila. Anong ibig sabihin po niyan, mga kaibigan? Panluloko ho. They are afraid. Nailagay ang kanilang pangalan. Bakit? Alam nila ho eh. Labag sa batas ang kanilang ginagawa. Siguro, sa kikitain nila lamang po nagbibigay ng lakas ng loob sa mga ito. Yung laki ng pera na kikitain nila. Baka ito yung mga media representatives ito ng ivermectin. But let me just let tell you ho, mga kaibigan, na yung pharmaceutica na may gawa ng ivermectin, tandaan ho ninyo, wala pong ini-endorso na ibenta ho sa mga gobyerno na wala pang conclusion ang kanila mga clinical trials. So alam ng Merck ang pangalan ng pharmaceutical, mga kaibigan, hindi pa po aprobado ang kanilang droga. So bakit po itong si Marcoleta at Defensor, ganun na lamang po ang panggagalaiti po nila? Anong gusto nilang pahiwatig? Sila ay above the law. Sila ay mas marunong sa lahat ng taong bayan, mga doktor, Philippine Medical Association, Philippine Pharmaceutical Association, at so mga, ang dami ho mga kaibigan. The Department of Justice, anong sabi po nila? Labag sa batas po eh. Pero bakit to? Mr. President, bakit hindi po kayo makagalaw? Bakit hindi nyo mapahuli itong dalawang kongresistang ito na nagpapanggap na magagaling? Wala naman pong binesa ang kanilang sinasabi ho eh. Because it is against the law. Sino po pwede magsabi ho, ipagtanggol sila? Wala po. Pero bakit wala? Walang humuhuli sa kanila. Walang gustong mag-imbestiga sa kanila. Mr. President, can you do that? Mr. Roque, sir, baka naman pagpayuhan mo ang Pangulo natin. May pakilala sa buong Pilipinas ho, na dito sa Pilipinas may batas.
Pero pagka ganyan, eh, wala na, walang batas talaga eh. Tanggalin nun natin ang namumuno para wala nang batas. Oh, tanggalan na, tanggalin mo yung caregiver mo. Oh, nakapanginoon ko po. Eve M. Ramos, good evening Sir Ben. Your honor please, and Miss Universe. Elsa Bandoles of Banya. Wow, good evening po. Maganda po ang topic ninyo. Thanks po. I cannot believe that this government cannot go after the two congressmen who is violating the law at will. Oh, bakit po ganun? Saan po ang batas po natin? Mabuti ho, mapapalitan na ho si Debold Sinaso. At makasakaling itong papalit na PNP chief po natin, ha? Mas sensitive sa pangangailangan ng taong bayan. Hopefully, we will have a new PNP Director General who will respond to the needs of the Filipino people at implement ang batas na naaayon sa batas. Okay? Alright. Sandali lang ho. At meron tayong report. Report galing kay Nestor Kagitla, karagdag ang contact tracers ng daw lumagda sa isang interagency PAC. Pakinggan po natin ang detalye ng balita niya mula sa ating kasamang Nestor Pogi Kagitla. Nes, magandang gabi! Magandang gabi, Tata Ben! Talagang gwapong-gwapo ang aking idol na si Tata Ben! Wala nang ibang paparisap pa. So, Tata Ben, nagkaroon ng kasunduan ng Department of Labor and Employment, Department of Interior and Local Government at Metro Manila Development Authority para sa pagkuha ng contact tracer sa ilalim ng programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced worker. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, objeto ng Memorandum of Agreement ay ang makakuha ng 6,000 contact tracer na naglalayong makatulong para pigilan ang pagkalat ng kahawang COVID-19 sa bansa. Sinabi niya na may kabuuang 280,714,644 na pondo mula sa 2021 General Appropriation Act budget. Nandole ang gagamitin para sa kukuning 5,754 manggagawa na magtatrabaho bilang contact tracer. Sa ilalim ng kasunduan, kukuha ang dole sa pakikipagtulungan ng DILG at MMDA ng mga manggagawa na magtatrabaho bilang contact tracer para sa programang tupad upang madagdagan ang kasalukuyang bilang ng contact tracer sa bansa. Sa bilang banda, ang DILG ang mga ngasiwa sa pagbuo ng selection committee na siyang kukuha ng contact tracer para sa programang tupad, samantala na atasan ng MMDA na tumulong sa pamamahagi ng impormasyon sa pagkuha ng tupad contact tracer, batayan ang implementasyon ng proyekto at tumulong sa pamamahagi ng wastong impormasyon ukol proyekto. Para sa your honor please ng Broadstream Custom Communicators, ako si Nestor Kagitla nag-uulat. Maraming salamat po. Yes, thank you very much. Maraming salamat. Okay? Ariglado. Kuyang Boyet, magandang gabi po, Tatay Ben Paipon. Ayan. Good evening, Kuyang Boyet. Jenna Remo, Jen, how are you? Good evening. Salamat po, Tata Ben. Okay? Thank you very much. Nauna dyan, sabi niya, tama ka. Tama, Tata Ben. I think she was referring to our discussion dito sa ivermectin at itong paglabag ng batas ng dalawang kongresista. Ang lalakas ng loob ng mga ito. Hindi ko maintindihan kung bakit ang ating Pangulong Duterte ay natutsupi. Palagay ko natutsupi ang Pangulo natin eh. Ito po ay pagbabayad ng utang sa kanila, sa mga ginamit niya para mapasaraduhan ang ABS-CBN, mapatigil ang kanilang prangkisa, ang prangkisa ng
ABS-CBN? Is this the how the president repays these people? Lumabag sila sa batas? Pagkatapos hindi gagalawin ng ating Pangulo? My friends, nakakatakot po itong sistemang ito. Hindi tama ito, mga kaibigan, mga kababayan po natin. Hindi po talaga tama ito. And I would like to call the attention of the FDA. Bakit wala ho kayong ngipin? Takot ba kayo sa dalawang kongresista at bakit hindi nyo maipatupad ang batas ninyo? Nakakahiya po ito. This is the government that is supposed to implement the law. Pero here are two congressmen defying the law. In public ho. In public. Parang hinahamon ang ating pamahalan. Eh, ang pamahalan pa magpapatupad ng batas eh. Eh, hindi nila sinusunod. So, sino ang hinahamon nila? Alam po ninyo ang katumbas po nito. Ang katumbas po nito ay walang kaiba no sa illegal drugs. Bakit po hinuhuli ang mga pulis, ang mga adik, ang mga nagtuturak ng illegal drugs? Kasi walang registration, hindi registered po yung gamot eh. Pinagbabawal po sapagkat walang registration. The same thing is true with ivermectin, no matter how good that medicine might be, ho, mga kaibigan. If there is no registration from the FDA, illegal mo yan eh. Huwag mong sabihin maganda, Jesus Christ, that is unregistered. Pagka hindi registrado, now if so much, blabag sa batas yun. Pagka pinidistribute, pinabigay mo, dagdagan pa po ng Diyos ko po. Nasaan, saan pa nila nakuha? Ito pa, Philippine Medical Association. Ano bang ginagawa ninyo sa mga kapwa ninyo, doktor, na nagpapagamit? Oh? At sinasabi po ng isang doktor, ha? Ano ba yung sinasabi ng isang doktor? Bakit daw po hindi pa aprobahan na lang at pero hindi alam niyang hindi pa na-aprobahan pero isa siya sa nagtutulak nito. Parang hindi nag-aral ho ito, mga kaibigan. But I think this is a responsibility of the Philippine Medical Association to reprimand or to even dismiss the doctor because hindi po siya kanais-nais po eh. Hindi siya sumusunod sa batas ng Philippine Medical Association o yung pagiging doktor. Huwag kang magpre-prescribe ng gamot na hindi pa registrado sa FDA. If there is a compassionate permit ho, then the doctor must be in the hospital at meron siyang pasyente ho doon. Sasabihin ho ng doktor na nandun, kasama nila Marcoleta at defensor, eh pwede naman daw sila mag-issue ng reseta ho eh. Doktor daw po sila. Meron daw silang right to prescribe medicine of their choice. Jesus Christ, ganun po ba yun ho? Ah, kaibigan? Ganun po ba talaga? I cannot believe this. Nasa yugto na po tayo ng ating gobyerno where wala nang batas. Hindi na po kinikilala ang batas. At mga kasamahan po ng Pangulong Duterte ang hindi sumusunod sa batas. Bakit hindi sumusunod sa batas? Sapagkat hindi naman po sinisita ng Pangulo natin o any government agency under the Executive Department. So what is this, my friends? Ano po ito? Hoy, mga ola, sabi ni Kaperi, Perfecto Bordalio. Hoy, mga ola, hindi nyo ko mapipigilang babangon at babangon ako. At mag-share sa 900 FB groups ko. Black Pamor. Anong nangyayari dyan, Padre? Ha? Anong nangyayari, ha? Pag kayo mag-aaway,
Alright, magtulungan na tayo sa ikabubuti ng bawat isa. Alright? Oh, sana ho yung mga OLA victims na hindi pa po nakakapanood sa ating video, pagpapile po natin ng reklamo sa NBI, meron po kaming ginawa, nandyan na po, pwede na ninyong panoorin. I-like lamang po ninyo at i-subscribe na lang. Huh? The rest will be coming, karagdagang mga kaalaman tungkol sa gagawin po natin. Kung ano man po ang sasabihin po ng NBI, ipaparating ho namin sa inyo. Mag-monitor po kayo sa mga programa po natin sa radyo. Ito pong Your Honor Peace at sa kayong pursong Pinoy ng Radyo Filipino. Okay? Ariklado. Angat niya. John Panisales. Good evening, Sir Ben. Magandang gabi po, Mr. John Panisales. Okay? Jenna, 7 Stag International Victims, laban! Dahil andyan si Tata Ben Paipon. Thank you. Jenna, thank you very much. Hindi ko kayo iwanan. Maniwala kayo sa hindi. Hindi ko kayo iwanan. At wala pong, wala pong takot sa dibdib si Tata Ben Paipon. Ha? Kahit noong araw pa. Okay? Ayos. Alright. Okay. Oops. Okay. Ito. May Navarro. Sir Ben. Musta? Okay. May, good evening. I'm here. Fine. Ano ba yun? Support po ako, Ma'am Jenna Remo. Ayan. Thank you very much. Support naman tayo sa YouTube ni Tata Ben Paipon. Ah, okay. Jenna, Tata Ben, pahiram po pera. Hiram po ito. Hindi utang. Scam na naman. Nagpapauna na nga ako eh. Wala ko to. Hindi nyo ako mahihiraman. Bakit? Eh, wala ko talaga pahiram. Okay. Ariglado. Emily Rio. Good evening po, Your Honor, Sir Ben. Many thanks for your help in OLA. Yan. Okay. Don't worry. Wala pa. Okay lang po. Sandali. Nababa mo nga ng konti. Sandali lang. Nababa. Okay. Okay. All the victims. O sabi ni Emily. God bless you more. Please stay safe. All right. Thank you very much. Huh? Ricky Tisoy. Hi, attorney. Loko-loko ka talaga, padre. Ha? Huh? Ariglado. Angelica Paz is watching also. Good evening, Angelica. Good and happy Monday po, Sir Ben Paipon, Your Honor, please. And Madam Lynn, keep safe always. More power and God bless sa inyong lahat sa mga nasa PSCC. Alright, Broad Streamcast Communicators. Jenna, Remo, Tata Ben, niyaya kita, ayaw mo kasi sumama. Eh, alam mo naman ako. Nahihiya ako eh. Alright, hindi naman. Alright. Thank you very much. Ha? Tess Ganalon. Tama yan, Ganalon. Good evening, Sir Ben. Watching from Mahayhay, Laguna. Uy, magandang lugar po dyan. Mahayhay, Laguna. I had a friend there. Okay. Si Tata Ben, matagal nang broadcaster, di nagpayaman, di nagyabang. Kaya lang, lalong gumugwapo. Yan ang totoo. Sabi ni Mel. Mel ito, Rodelio Militante. Ha? Hindi naman tayo mahirap na mahirap. O, pero, tama lamang ho. Mga kababayan, tama lamang ho. Pero yung sinasabing mayaman ho, mga broadcaster, eh, pero naman po talaga mayayaman. Pero namang lehitimo ang pagyaman ho nila. Meron naman pong hindi ito. Pero tayo talagang lehitimo po itong pagkahirapan ho natin. Hindi po naman mahirap na mahirap. Kailangan pa rin ho natin ng ayuda. Pero we can survive. Okay? Maymay Herance. Good evening po, Tata Ben. Watching from Dasmariñas, Cavite. Wow. Ricky? Oh, ayan.
JV May Echevarria Tuso Venus. Wow, ano ba ito? Ang dami. Salamat, Tata Ben. Heart-heart pa siya. Okay, thank you very much, San Liv. Magandang gabi po, Your Honor, please. Good evening din po. Okay, lipat. Sige, lipat. Jenna Remo, ha ha ha. Sabi ni tatay, wala ba yan sa TV? Tata Ben, idol ka na ng biyanan ko. Thank you very much, ha. Maraming salamat po, sir. Melito Rodelio Militante, ako nga, wala nang ayuda. Wala pang biyuda. Ano ba yan? Kainis. Oy, problema mo yun, partner, ha? Mel, kung wala kang ayuda, okay lang yun. Pero kung wala ka pang biyuda, wala kang kasama. Delikado yan. Ricky, iba ka na, attorney, sabi ni Ricky Tisoy. Hindi, hindi tayo nagbabago. Still the simple guy that you have known as a friend from the nung araw pa nagkakilala tayo, partner. Ha? Blessed Monday po, Tata Ben Paipon. More power to your program. Your Honor, please. Stay safe and healthy. God bless us all. God first. Okay. Lillian Gabriel po. Ayan. Using the broad stream. Jenny, Ricky Sol de Vela. Good evening, Sir. Junicio Poras. Good evening po, Sir Ben. And what else? Tata Ben, pasabi kay Sir Perfecto Bordelio nang una akala ko spy siya sa Seven Stag. Tubawag siya sa akin. Di ko sinagot. Maayos. Ayan, okay. Ayan. Are, Perry. Napaginalaan ka. Ma'am Jenna, parang ako lang din. Nakita kita. Tahimik po ako. Akala ko din. Hola. Agent ka po. Sabi naman ni Perfecto. Alright, anyway, good evening. Tata Ben from South Korea. Daniel. And sino ba yung isa? Alright, anyway. And Ayuban, sir, ito po. Ayan. Annalisa Sally, good evening po, Tata Ben. God bless po. And Altea Noreen Shonatni. Hello, good evening po sa lahat ng nanunood. Sa iyo, Sir Ben Paipon. Thank you very much. All right. At Jomay, hello, Sir Ben. Good evening po. I'm watching. God bless po, Sir. Sabi ni Jomay. Okay. Bordalio Perry Tabif. Change outfit ako, ha? Hindi mapigilan. Hindi magpapapigil. Dapat lamang, partner. Huwag tayong patatakot, ha? I'll tell you, watching from Antipolo City, Enrique Tisoy, more power, attorney. Dionisio Poras, style ni Duterte, tribo-tribo. Pag hindi ka katribo, kawawa ka. Hindi uunlad at babangon ng gusto ang Pilipinas nang dahil kay Duterte. I think I agree with you. Nako, tribo-tribo. Kaya nanonin niyo mga kaibigan, anong sinusuporta, anong binabayaran no, ng mga ng administrasyon na ito? Mga trolls, oh, mga kaibigan. Maninira. Bakit po ninyo palalaganapin ang paninira sa inyong kapwa mamamayan? Tingnan nyo ninyo, yung mga nagko-community pantry, yun pang pinagagalitan. Anak ng pating talaga. Hindi ko maintindihan ito eh, Mr. President. Katulad dito, sino nagbabalasakit sa ating inang bayan sa pagtatanggol ng ating territory? Hindi po ba si Carpio at saka si Bill del Rosario? Eh bakit ninyo sila aawayin, Mr. President? Bakit hindi mo awayin yung inaaway ng dalawang ito na nagpapagulo sa ating bansa? Kalaban ho natin, Mr. President, yung mga komunistang in check. Huwag mong sabihin kaibigan mo sila sapagkat nag-aagaw sila ng territory. Meron bang kaibigan na nag-aagaw? Huh? Utang na loob? Saan ang utang na loob? Magkano ipinagako sa inyo na tulong, build, 25 billion US dollars. Where is the 25 billion dollars? In the first place, bakit ako kayo nakikipagkasundo ng ganyang walang katiyakan? So ano ito mga kaibigan, tignan nyo,
Nakakahiya ho. Presidente pa po natin ito eh. Ipinaglalaban ni Carpio, Antonio Carpio, former Supreme Court Justice ho ito. Ambassador, Secretary of Foreign Affairs, Mr. Del Rosario. Itong dalawang ito, matsikasig po sa pagtatanggol para sa ating soberenidad. Pero kinakalaban, inaaway ni Mr. Duterte. Pero hindi niya inaaway yung nag-aagaw sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea, mga komunista. Komunistang in check. Ay, talaga. Okay? Carol Balienas. Good evening, Sir Ben. Always safe and God bless. Eden Pedralbes. Good evening, Sir Ben, at sa lahat nanonood sa inyong programa. More power. God bless. Ingat lagi, Idol. Malu Fernando. Malu, how are you? Mapagpalang gabi po, Tata Ben. Good evening. Mapagpalang gabi din. Jenna, nakain lang po ako, Tata Ben. Pero watching pa din. Ayan. O, anong ulam, ha, Jenna? Sanelive Alcel, watching from Lucban, Quezon. Stay safe and healthy po. Ayan. And Dionisio Paras, sa Mexico, gawin nila Marcoleta at Defensor, yung kagaguhan nila. Tsak, sa basurahan, sila pupulutin. Dito kasi sa Pilipinas, pinababayaan ang balasubas na opisyal ng gobyerno dahil kukuntin na lang ang mabubuti. Oh my goodness. Kakaunti ng mabubuti. Ha? Nagaya na ho ang iba. Nagaya na po ang marami. Ann Navajo, good evening sir. Watching here in Mindanao, South Cotabato, Region 12. Wow! Magandang gabi po sa mga taga Mindanao. Kabahagi po namin kayo, kasama po namin, kababayan po namin kayo. Whatever our races, our religion, pag kapwa tayo Pilipino, dapat po magkaisa at magtulungan. And, Napao. Good evening po, Tata Ben from Korea, sabi ko na nga be. Daniel po of Tarlac City. Ayan. Daniel of Tarlac City. Josephine Taledillo, Sir Ben, good evening. Watching from Las Piñas, more power to your program. Keep safe, always. Alright, mga kaibigan, sandali lang. Oh, bago nating pasadahan muli ang mga nanonood na po sa atin, gusto ko po na tingnan po natin muli ang ibang mga issues po. Katulad po nito. Ha? Meron pong resolusyon. Ano ito? Bakit? Okay, ano yan? Alright. Antonio Salaw. Ah, presidente po ng Broad Streamcast Communicators, Kuya Ben. Good PM. For your information, unti-unti nang binubuklat ng mainstream at traditional media ang tungkol sa online loan scam. Sana wag munang pasingawin ng Media Relations Department ng NBI ang hinggil dito para hindi mabulabog ang mga scammers na involved. May mga initial stories, news ang DOS at 7 kanina lang. O nga. Pero alam mo, palagay ko, ang NBI, alam nila po ang kanilang gagawin. I think nagmamatsyag lamang po itong mga nasa mainstream. Nag-aantay lang. Ayaw nilang kumilos noon eh. Akala nila yung babali-bali wala lamang ho, yung mga dinaranas ng ating mga kababayan. Hindi nila pinapansin. Ito mga biktima mismo ng OLA at saka yung 7 scam are nagkukwento kung sino-sino na po ang kanilang mga nilalapitan, di ba? Pero walang pumapansin ho sa kanila. Pero ngayon, anong nangyayari? Oh, hindi tayo kumikibo. Programa lamang ho natin ito. Sa programa lamang ho natin. Pero sinikap ko po at talagang nagdesisyon ako. Dalhin na natin ito sa bangki inukulan sapagkat hindi ko naman kaya ito eh. So, ito
formal filing of the complaint. Nung nakapag-file tayo ng formal complaint, dito lamang po sila nagsiputan. O ayan, oh. Magkamaganda naman ho ito sapagkat makakatulong na ho sila. Pero wag na sana, wag lang sana ng ano, ah. Wag lang sana ng gagawa ng anumang akbangin na makasisira para makabit po natin, ah, para sa mga biktima ng OLA, biktima ng Seven Stag International sa katarungan. Sana, wag nila. Pero, wag po ninyong mamasamain ang kanilang pagsasuwalat na ho sa kaganapan. Maganda ho ito. Maganda ho ito sapagkat mabubulabog na talaga ito mga online scammers ho. At least siguro sa ngayon, mababawasan niyo yung ginagawa nilang pananakot. Nandiyan na ho eh. Nabulgan na talaga. On television na po ito mga kaibigan. Okay? Makakatulong po ito. Pero lalong maganda ho, ito sabi ng NBI, hindi naman makakapag-investiga ang alin mang ahensya for this purpose kung walang formal filing of complaint. That is what we did. Ito ang ginawa ho natin mga kaibigan. We filed the formal complaint para merong basehan ang ahensya na mag-investiga. Ito ho ang sinasabi ng NBI. Anong gagawin namin? Anong iimbestigano namin? Walang magpa-file. Etuwa-tuwa ho yung NBI. Salamat, nagpunta kayo. Ngayon, meron na ho kaming pagsisimulan. That's it. Oh? Oh. Ito ho, nasa video natin yan. Panoorin ho ninyo. Yung palitan ho namin ng usapan with the chief ng Anti-Cyber Crime Division ng National Bureau of Investigation, yung kanyang advice, yung kanyang sinabi na ay salamat at nag-file kayo formal complaint. Yan ang sinabi po ng happy po eh. Ang tagal nilang gustong imbestigahan itong online scam at saka yung Seven Stag International, but they have no basis for the investigation. Ano dapat ang basis? Ang basis po yung pagpa-file ng formal complaint. And that is exactly what we did. Meron pa ba? Oh. You can file with the PNP. I think Perry has done that already. Perry, maganda na dapat meron talagang formal complaint filed dun sa PNP para meron na silang basehan ng pag-iimbestiga. Kasi kung hindi po sila nag-imbestiga at may formal complaint, pwede natin silang balikan eh. But I think that will not happen sapagkat nakita ko po, seryoso po eh. Seryoso po si Mr. Vic Lorenzo po. Yan ang happy ng Anti-Cyber Crime Division ng National Bureau of Investigation. He was waiting for a formal complaint. Ito po, tayo ang nakita niya. Kaya tuwan-tuwa rin po siya. Pinagamit po niya yung conference room. Alam po ba ninyo, kami lamang po ang bisita ho ni Mr. Lorenzo noong araw na yan. No? Because hindi po kami nagpunta doon sa Quezon City. Yan po ang opisina po ng NBI ngayon. Hindi na po dito sa Taft talaga. Okay? Lumipat na yata ho sila talaga doon. Eh. Pero nag-usap po kami ni Mr. Lorenzo through our PA at saka si Mr. Bree de la Cruz ng Radyo Pilipino. I requested that dito lamang po sa NBI Taft, I did not know na lumipat talaga. Ganyan po ako kabobo ngayon sapagkat hindi naman ako nalalabas eh. At hindi na po ako nakikialam sa mga ano eh. Ganitong mga usapin, ano ho. So I didn't know na medyo wala nang tao dito sa NBI Taft. So I requested sa Taft ho kami magkita ni Mr. Lorenzo. At alam po ba yung sabi niya? Okay, yan ang kailangan ni Mr. Pipon eh. Diyan tayo. Oh, ha? Mr. Lorenzo, thank you very much, sir, ha? Oh, ikinamada po yan ng aming researcher ng Radyo Pilipino, Mr. Bree de la Cruz. Kaya saludo ka po sa iyo, Bree, ha? At saka yung PA ko. Nakita ko ninyo yung PA ko. Ha? Maganda ba? Okay. Ayan. So, ito ho, magandang nagawa natin. We filed the formal complaint
Ngayon po, may basehan na po ang National Bureau of Investigation to start the investigation against these scammers. Okay? Ariglado. Let us watch for it and wait for developments. I-update po namin kayo to our coming videos na ano. Basta, we will update you ho, accordingly ho. At least ngayon, marunong na ho kami mag-video. Okay? Nestor Kagitla, Mr. Famous Broadcaster and Commentator, Tata Ben Paipon. Pakibati naman si Miss Rosanna Dati of Rome, Italy. She's watching. To you, stay safe and God bless. Rosanna Dati ng Rome, Italy. Gandang gabi po, ma'am. Galing po kay Mr. Nestor Pogi Kagitla. Ayan, ha? Okay? Ma'am, magandang gabi po, ha? Ayan, si Pareng Nestor Kagitla. Hello, Sir Ben. Sabi ni Jomay, magandang gabi po. And then, sino? Carol. Sige, sige. Malu. Alright, oh, mga kaibigan, habang tinitignan po natin ang iba pang mga nanonood sa atin, ano po? Ano ito? Alexa Etalam, salamat po, sir. Sir Ben, sa patuloy niyong pagtulong at pagsuporta sa mga biktima ng OLA. At ganoon din po kay Sir Perfecto. Mabuhay po kayo. Thank you very much, Alexa. Okay? Aileen Basilonia Modesto, sir. Salamat, Anne. Okay, Anne Basilonia Modesto. Sir, salamat sa patuloy na tulong para mapasara OLA ng aharas sila. Ay isa po ako sa victims ng panghaharas ng agent. Huwag kang mag-alala, ma'am. At darating ng panahon, mahuhuli rin natin ang mga iyan. Okay? Nancy Celeste Obispo. Obispo ba? Obispo. Magandang gabi po, Sir Ben Paipon. Napakaganda po ng inyong mensahe para sa gobyerno at para sa kaalaman ng taong bayan. Marami po kaming matututunan sa panunood sa inyong programa. Maraming salamat po sa inyo. God bless. Ay salamat po. Anne Basilonia Modesto, mga OLA nang haharas doon dyan. Sana masara na kayo. Peso, madil, yung mga uri ng mga loan sharks. Ano? Josephine Taledillo, laban tayo mga OLA victims. Dyan si Sir Ben at Sir Perfecto. We support Sir. Sir Ben, salamat. Sino yung isa? Jen Cagas Chongan. Hello po, paki-investigan din po ang Scale Global Lending Scammer din sila. Ayan, mapapasama yan. Kung kasama ito sa mga OLA, online lending, ay maniwala po kayo. Nasa TV Patrol kanina si Mr. Bordalio. Thank you. Napanood kita, partner. Malu Fernando, good evening po. Tata Ben, more blessing. More power to your show. Tony, okay na? If you do good things will happen. Sabi ni Ricky Tsoy, naniniwala ako dyan sapagkat si Ricky Tsoy, tonight, he is my bishop. Okay? Okay, let, San Liv, Tata Ben, blessing, blessings Monday po. Your Honor, please, still watching from Lukban. Yes, so, nanonood po, wag kang bibitaw kasi eh. Okay, all a victim din po ako, Sir Ben. Ann Navajo. Hope mabigyan na kami ng justisya po. God bless us all. Malapit na ho yan. Kung hindi pa po ninyo napapanood yung video natin sa NBI, panoorin po ninyo ha. Para makita ho ninyo yung kasiglahan po ng tropa. Napakasaya po yan. At marami kayong matututunan ho dun sapagkat may mga tagubilin po kami. Meron pong sinabi po si Chief Lorenzo
And basta marami kayong matutunan doon. Ha? Nandyan po ang Ola at ang Seven Star International. Hanapin lamang po niyo sa YouTube po natin ang video na yan, Ben Paipon. Okay? Basta Ben Paipon. Kung pwede, subscribe na rin ninyo. Okay? I-subscribe na rin ninyo. Baka naman ayaw pa ninyong i-subscribe. Ayan, ha? Okay? Los Unidos Venteos. Hi, good evening, Kabin. And to all viewers, God bless. Okay, nandyan yung bata, oh. Hi, si Nestor Kagitla. Ha? Tapos na ba yan? Okay. Si Chincha Buste. Oy, I miss you, Ma'am Chincha. Good evening po, Sir Ben. God bless us all po. Thank you very much. Joey Ortiz is clapping his hands. Joey, magandang gabi po. Ha? Magandang gabi, partner. Ha? Alright, mga kaibigan. Nasimulan ko na ito kanina. Meron pong resolusyon ang Senado condemning the aggressiveness of China in the West Philippine Sea. Sapagkat kahit ano pang sabihin ng gobyerno natin, kahit anong sabihin ng Malacanang, nandyan pa po yung mga barkong pandigma ng China sa West Philippine Sea. Hindi sila natitinag. They just left Julian Felipe, pero nandyan po sila sa vicinity. Within the economic zone of the Philippines, exclusive economic zone of the Philippines, they are not far away. Nandyan lamang po sila gilid-gilid. Kanya, nag-iisip po ang Senado ng resolusyon condemning this aggressive acts of Chinese Communist China. Oh, Communist China. Diyan sa West Philippines. Ngayon, labing isa po sa mga senador ang pumirma na sa resolusyon. Ang problema po, mas marami po ang ayaw pumirma. Labing tatlo sila. Gusto niyong malaman kung sino ayaw pumirma na i-condemn. Ha? Yung bang, anong Tagalog po ng condemn? Yung bang, please give me a Tagalog term for condemn. Oh? Paki-chat niya hunin niyo ako dito. Condemn, ha? Hindi ko alam yung Tagalog term for to condemn. Labing tatlo sa mga senador ang ayaw i-condemn ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Alam po ninyo kung sino-sino mga ito? Oh, una, yung Itbulaga Master Ho, si Vic Soto, Vicente Soto, no? Tito Soto, ayaw pumirma. Panfilo Lacson, ganun din. Bakit ito ganito? Miguel Sumiri. Sani Angara, bakit po ayaw nilang i-condemn, ha? Pakitulungan niya, condemn. May pit na tinututulan. Ayan, sabi ni Chincha Buste. Thank you, ma'am. Bakit ayaw tutulan ng mga senador na ito? Ha? Bakit ayaw nila sumang-ayon sa resolusyon na may pit na tututulan ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea? Ano ba ito? Ha? Bongo, Pia Cayetano, ito yung mga ayaw pumirma sa resolusyon. Cynthia Villar, Bongo, Ronald De La Rosa, Amy Marcos. Ano bang meron na mga ito na hindi nila pwedeng ipagtanggol ang ating bansang Pilipinas laban sa mga incheck na ito? Francis Tolentino, tandaan ninyo mga pangalan na ito, mga kababayan. Of all people, Coco Pimentel, PDP laban ho ito. Bakit po? Mr. Coco, where is your principal? Po? At Manny Pacquiao, kasama po si Wynn Gatchelian. Dali lang ho. Babalikan ho natin yan. Kakausapin lang natin sandali ang isa sa mga biktima po ng OLA, online lending scam na ito. Si Ma'am Lovely. All right, on the line si Ma'am Lovely. Lovely, magandang gabi po. Hello po, magandang gabi din po. Good evening, Ma'am. Taga saan po si Ma'am Lovely? Taga Bataan po. Bataan. Ilan taon na ho si Lovely? 36 na po. 36, may pamilya, sarili? Opo, meron po.
Ilan mga anak? Tatlong anak. Malalaki na? Malalaki na? Hindi po, kapapanganak ko pa lang po nung January sa bunso ko. Oh, talagang, okay. Anyway, may trabaho? Wala pa? Mayroon po. May ano po ako, sari-sari store. Ah, sa bahay. Okay. Apo. Ma'am Lovely, napasubo kayo? Nakautang mo kayo? Opo, kasi po, nung pagkatapos ko pong mga anak, mga 1 week pa lang po, na disgrasya po yung tatay ko. Aha. Na-operan po siya sa spinal cord. Hmm. Ngayon po, nung nilabas na po siya sa hospital, syempre po yung maintenance ng gamot niya, may Parkinson na po siya bago siya na disgrasya. Mm-hmm. Kaya po, every day po, nagpo-consume po kami ng 500 to 700 na gamot niya lang po yun. Ako. Pera pa po yung therapy po. Wala pa yung pagkain dyan? Wala pa po. Oh my goodness. Eh, yun nga po. Eh, nag-struggle din yung tindahan. Kaya po, napilitan po akong umutang. Ah. Ngayon po, nung unaw naman po, good payer naman po ako, nakakaya naman po. Kaso nung meron po akong nakatabing pera, yung baby ko naman po, dinala ko sa emergency dahil nagtaipo. Okay. Eh, nung nagtaipo siya, siyempre po, gagastos po kayo dahil Friday po eh. Mm. Wala pong, hindi kasi makaano sa public, mahirap pong pumasok sa public, kaya po, napagastos na naman po ako. Mm. Eh, nung napagastos po ako, nakiusap po ako sa kanila. Sa Ola? So, sabi ko, kung sa Ola? Kung pwede po, bigyan pa po ako ng ilang araw, eh, nagalit na. Nagalit na sa nagalit inyo? Na po. Oh my goodness. Nung ano po, nung ginawa ko po para lang makaano ko, naghanap na naman po ng ibang online para makapag-ano sa kanila. Mm-mm. Kaso po, ang nangyari, yung ina-applyan ko pong, yung binayaran ko pong isa, hindi na po dinecline ako. Mm-mm. Pero nag-advance naman po ako ng bayad. Uh-huh. Eh di syempre po, na-stress na naman ako. Naghanap na naman ako ng panibago para lang po huwag akong masira. Uh-huh. Hanggang nagkapatong-patong. Nagkapatong-patong na. Magkano na ngayon ang ano? Ang nasa... Hello. Ano po? Magkano ngayon po ang utang na dapat bayaran? Maliliit lang naman po siya kaso... Marami. Marami na. Marami na siya. May higit ng 10. O, nakakatanggap ka na ba ng mga ano? Kasi yun po, nalaman. Nung ano po, nakikiusap po ako na mag-partial muna. Yung iba po kasi walang partial. Mm. Pabayaran mo. Yung kabuuan. Naputol yata ang... Ayan, okay. Dahil walang partial, nagalit po sila. Pero yung iba po na merong partial, naanuhan ko pa po yun, yung extension po, nakapag-extension pa po ako. Mm-hmm. Nakapag-ano pa po ako. Eh, kaso po, hindi po na din na, kumbaga kasi po, syempre sa tindahan, nagpapautang po ako. Mm-hmm. Eh, hindi po ako nakasingil. Oo. Hindi ako nakasingil, hindi na naman ako makakabayad ka ako. Tapos po, nung hindi po ako nakabayad, tapos eh, siyempre po, iniintindi ko pa rin yung panggamot ng tatay ko. Eh, nagalit na po sila. Yung isa po, sabi ko, hindi pa ako makakapag-extension. Baka bukas pa. Nag-post na po sa nung gabi, pinost na po ako agad. Aha. Uh-huh. Samantalang nakikipag-uusap naman po ako sa kanila. Hmm. Pinost na po ako. Close po yung picture na sinend ko sa kanila na may hawak akong ID. Scammer na daw po agad ako. Takot talaga naman. Baka tinakot ka pa. Kaya, hindi ko po nakita yung post, pero nakita nung kapatid ko kasi po nag-online po yung kapatid ko. Mm. Nakita niya po. Ginawa niya po, sinave niya yung in-screenshot niya po, tapos nireport niya po sa Google. Mm-hmm. Tsaka sa Facebook. Mm-hmm. Tapos, kinabukasan, wala na po, hindi ko na po makita nung umaga eh.
ang nakita ko na lang po yung screenshot ng kapatid ko, pinag niya sa akin. Mm-hmm. Ano po, dami account po yun. Dami? Kasi hindi po si Oppo, hindi po nagpapakita ng ano eh, ibang, ano po, ibang picture po yung nilalagay nila. Oo nga, oo. Eh, talagang... Tapos yun po eh, nagalit siyempre yung asawa ko kasi nagpe-text na po sila. Hanggang sa pati po yung, hindi naman po reference, contact number po sa phone book ko na mga nakalagay doon, pati number ng teacher ng anak ko, pinex po nila. Anak, grabe naman. Kaya po yung asawa ko, sabi ng asawa ko, ano, kapag naka, ano tayo, naka, kapag loan tayo ng SSS, magbayaran mo sila. Eh, sabi ko po, dapat pa ba yung ibabayad ko sa kanila? Eh, ginawa na nila akong kriminal. Oo nga. So, anong eh, sabi? Sabi ko, lahat po ng kakilala ko, pat ultimo po yung, kasi po sa pungbo ko, nandun yung mga boss ng asawa ko, pati po yun, pinag-anohan nila, pinagsisendan nila. Talaga naman, oh. Walang patawad talaga, no? Kaya po, hiyang-hiya. Hiyang-hiya ako doon sa asawa ko. Tapos yung biyanan ko, kinukulit din po nila kasi may number din po ng biyanan ko. Ay nininervious naman po yung biyanan ko. Sabi ko na lang po sa biyanan ko, huwag nyo na lang yung sagutin. Total naman, hindi ko po sila sinasagot sa tawag. Kasi may stress lang po ako sa kanila eh. Ang ano na lang po, nagre-reply po ako sa kanila through text. Para pero, po at least may evidence ako na nagre-reply ako sa kanila. Kasi wala. Kapag phone, pagtawag lang po, pwedeng sabihin nilang hindi ako tumatawag, hindi ako nakikipag-usap. Lovely. Wala ka bang, ano, walang pagkakataon na nakita mo ang isawan lang sa kanila? Wala po. Wala po. Walang ano. Walang nagpapakita. Hinahamon ko nga po. Sabi ko, sige, punta na lang kayo dito para dito na lang po ako magbayad. Mm-hmm. Kasi po, ano, iniisip ko rin po, nagdadalawang isip din ako pag nagbayad ako sa kanila kasi baka mamaya parang taduhin po nila ako. Oh, tsaka hindi naman magre-reflect sa binayaran mo yung ganyan ang modus nila. Yun nga rin po yung inano ko kasi nung una po na nagsabi ako sa kanila na hindi ako makakabayad, nagpadala pa rin po ako kahit na 500. Mm-hmm. Sa kanila. Kaso hindi daw po yun ibabawas sa utang ko. So, nagbigay ka lang ng 500 sa kanila. Nagbigay ka lang. Thank you lang daw po yun. Nako, Panginoon ko po. Ay, sus. Anyway, marami bang mga victims ng OLA din dyan sa Bataan, Lovely? Sa tingin mo? Hindi ko rin po alam eh. Pero siguro po, kasi marami din po kasi mga nagtatry eh. Marami siguro nagtatry. Anyway. Opo, kasi madali lang po siyang makita sa Facebook. Oo nga eh. Sa mga ads po sa online. Parang napakadali, ano? Parang napakadali ang umutang. Opo, meron pa nga rin po akong isang, ano po eh, isang online na ano. Inulit-ulit po akong, ano, 3 days pa po yung due. Inulit-ulit po ako na sabi may promo daw po. Ganito, makakakuha ka ng 9,000 basta magbayad na daw po ako agad. Ako naman po, syempre, tatanga-tanga, nagbayad po ako agad. Nagbayad ka agad? Tapos, bali po, 3 days pa yung due date ko. Ang sabi ko, nung tumawag siya, sabi ko, hindi ko magbibigay agad yan ngayon. Try ko bukas pag nakaipon ako sa tindahan. Mm-hmm. Nung nakaipon naman po ako, ako po si tanga, nagdali-dali po akong ano para makabayad sa kanila. Ang usapan po namin hanggang alas 5 ng hapon. Eh, mga alas 2 po, nakabayad na ako. Kasagot, ang sabi po sa akin ng agent nung umaga, alas 9, sabi, sige ma'am, pasok pa kayo sa promo. Sige po, basta po, hintayin ko lang makabayad kayo. Tapos, hiraman na natin yung promo. Hindi nagbayad po ako. Nung nagbayad po ako, ang nangyari, dahil sabi ko, sige, makakatulong tong maloloan ko para maano ko yung ibang ano. Tapos po, nagbayad na ako ngayon. Sabi, eh, wait ka ng 30 minutes para ma-post yung binayad mo.
Ito na po, nung nag, ano na ako, after 30 minutes, sabi ko, ma'am, magta-try na po ako. Pwede po bang mag, ano na, mag-ring na? Okay, nawala. Lovely. Alright. Antabayan na nun ninyo, mga kasama. Globe yung gamit eh. Ha? Namamatay after 10 or 12 minutes na nag-uusap. Baka bigla babalik din ho yan. Anyway ho, alam niyo pare-pareho ngayon ang pare-pareho ang mga istorya, karanasan ng ating. Oh, lovely. Tuloy mo. Apo. Yung inano, anaway-away na po nung agent kasi sabi niya, kaya ko naman daw po magbayad ng maaga. But hindi pa daw po ako nagbayad ng maaga. Ako ah. Tapos po nung syempre po, sabi ko, ma'am, ano po ba yung usapan natin? Matutuloy pa po ba? Sabi niya, marami na po yung dinahilan. Kasi daw po yung promo, nag-lapse na, ganyan-ganyan na. Mm. Tapos, wala na. At the end, nung nag-ring na ako, from 4,000 na binayad ko, naging ang pinaring nyo lang po is 4,500. Minus the, ano pa po yun, yung mga katsorbahan nila, ang natira na lang po is 2,019. Ako, from 4,500. Pero ang babayaran ko is 4,500. Oh my goodness, ang laki naman nun. Ayun ako. Hindi ko po alam kung iiyak ako nung oras na yun o ano. Pero nilakasan ko na lang din log ko. Sabi ko, bahala na. Ang mahalaga, naka-update din ako sa kanila. Nakabayad. Kaya meron pang araw para makapagbayad, makaipon uli ako. Kasi iniisip ko ako paano yung iba namang babayaran ko. Oo nga. Anyway, lovely. Ganito ano. Opo. I think halos pare-pareho ang karanasan ninyo sa mga Olympic victims. Kaya ako tinatanong kanina kung meron kang ibang mga kasama pa dyan sa bataan. Kasi pwede naman pong mag-file ang kaso dyan sa bataan. Merong NBI dyan. Meron po, meron. Pwede mag-file dyan sa NBI. Kaya nga lamang po, kailangan yung mga requirements ay dapat malaman po ninyo. Kanya, siguro itong gagawin ko po sa susunod, lahat ng mga kinailangan po naming dalhin sa NBI, ipopost ko sa video natin ulit para malaman ninyo kung ano yung mga paghahandaan ninyo. Ha? Para sa ganun, pagpunta nyo sa mga agencies, pero NBI tayo magpunta sapagkat may simula na ito eh. Sa NBI tayo, sa inyong lugar, doon kayo pumunta. Tignan mo kung meron ka pang mga ibang kasama niya. Kahit tatlo lang kayo, pwede na kayong mag-file ng kaso dyan. Hintayin po ninyo ang next video natin para sa ganun maipaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga dadalhin po ninyo mga requirements, ano po yung dapat nyong gawin sa NBI, and so on and so forth. Ha? Okay? Opo. Salamat po sa tulong. Wala po nga naman. Wala po nga naman. Basta nandito po ako para sa inyo. Okay? Opo. Alright. Sige, lovely. Thank you very much, ha? Stay steady. Stay safe, ha? Stay strong. Okay? Ariglado. Alagaan mga bata. Okay? Salamat po. Okay. Thank you very much and good night. Apo. Alright. Okay. Mga kaibigan, si Lovely from Bataan. Ganyan po ang gagawin natin. Nag-file po ang dalawang grupo sa NBI. Tatlo lang sila nag-file. Tatlong individuals na po, bawat grupo. Kung mag-file po tayo sa ibang mga branches ng NBI, pwede po yun. Okay? Pwede po yun. Ang masama, yung mga nag-file sa NBI Manila, mag-file uli sa kanilang baryo, magpapail uli sa kanilang ganito, hindi po pwede ho yun. Kasi yung tawag po dyan, forum shopping. Okay? Madidismiss ang kaso. Pero kung iba ang magpapail, ano po, hindi yung nagpile sa NBI nung Webes, pwede po yun. Kaya lang, we will try to update niyo, update po kayo sa mga kailangan po ninyong gagawin para hindi po masasayang ang pagputin nyo o pag-file ng kaso sa inyong respective places. Okay?
O, kaya dito sa Manila, pwede rin po kayo sa National Privacy Commission. Okay? National Privacy Commission. Meron din pong Department of Justice. Yung kanilang, anong pangalan doon? OCC eh. Office of this Cybercrime ng Department of Justice. Pero ang payo ko po sa inyo, dito na po kayo. Kung malapit lang naman po kayo dito sa NBI, sa Quezon City, o kaya dito sa TAF, dito na po kayo mag-file. Pero para sa mga ibang mga kasama po namin, yung mga nakasama na po ni Perry Bordalio, mag-antay-antay na lamang po kayo sapagkat ang NBI po dito sa Manila ay nagsisimula na po ang kanilang investigation. Jenna? Alright, si Jenna ng... Hola! Okay? Jenna, magandang gabi. Good evening. Good evening po. Good evening, ma'am. Jenna, yes. Tuloy, ilang taon na po kayo? 51 po. Ah, bata pa. May pamilya, sariling pamilya na? Opo. Malalaki na nga mga anak? Hindi po, maliliit po po. Ah, ganun, okay. High school pa po. High school, okay. Pero may trabaho po kayo? Meron po. Okay, sige. Isalaysay po ninyo, anong naging karanasan naman po nyo sa online lending na ito? Tawag po yan sila sa akin, nag-o-offer po ng ganyan, mag-loan. Ako po nung umpisa, ayaw ko po talaga kasi nga takot din po ako yung mga ganyan. Tapos kapipilit po, kapipilit. Sige, nag-try ako. Tapos nung una po nababayaran naman kasi tinatay ko naman po talaga na magbayad the day before pa ng due date. Mm-hmm. Nagkataon po na na-quarantine ako. Tapos nung, yun na nga po, nagkasunod-sunod yung due date. Tapos ganun din po, katulad kay Ma'am Lovely, mag-re-loan doon sa isa para ipambabayad doon sa isa dahil nga gipit niya po. Tapos nagkataon po na na-quarantine ako. So nakiusap po ako sa kanila na kung pwedeng after ng quarantine ko, gagawan ko ng paraan. Kaso po, para pong pinagbibintangan ka na, bigyan niyo ako ng proof na naka-quarantine ka. Naku, talaga. Tapos, na. Nagsisinungaling ka, hindi ka naka-quarantine, ganyan. Sabi ko, kung hindi po ako naka-quarantine, sana po nakabayad na ako sa inyo. Kasi sabi ko, nakikita niyo naman sa history ko, hindi naman ako nalilate kahit nga hating gabi, nagbabayad ako para lang hindi talaga ako masira. Then, after po noon, sunod-sunod na po yung natatanggap ko na death threats, grave threats, minumura ka sa text, one day ka palang nag-overdue, nakikiusap ako na kung pwede after ng quarantine ko. Hindi. Kailangan, di pwede, ngayon ka magbayad, ganyan. Meron ka namang mga kamag-anak, manghiram ka sa mga kamag-anak mo, yung ganyan po. Na, sabi ko, walang puso talaga. May one time pang, tapos tinatawagan na po nila yung mga contacts ko, yung anak ko, tinawagan na nila, tapos yung classmate ng anak ko, tinawagan nila, tapos po, meron po silang mga friends ko na tinawagan nila, hinaharas po nila yung mga kaibigan ko. Mm-hmm. Nagkataon po, yung tinawagan nila na kaibigan ko, asawa, lawyer, nagsabi na, ipablatter mo. So, ganun. So, sabi ko, dapat ko pa ba kayong bayaran sa ginawa ninyo sa akin? Na, sabi ko, hindi ko naman tinatakbuhan yung dapat kong bayaran. Pero obligasyon. The way kayo maningil is parang hindi naman tama. Hindi naman milyon yung inutang namin sa inyo. Okay. At saka sa 3-5 ang makukuha mo lang 1-6-1 ganon. So di ba po hindi naman po tama. Tapos may nagsasabi po, sabi ko sige magre-report na lang ako sa
NBI or sige magbabayad ako, pero sa police station po tayo magkita. Kasi doon ako magbabayad kasi hindi na ako safe sa inyo. Kasi pinipilit pa po nila akong ipa-download ulit yung app. Grabe. Sabi ko, hindi na po ako magda-download. Kahit na po patayin nyo ako, hindi na ako magda-download ulit ng app nyo. Niloloko nyo po ako. So sabi ko, sige po, sa barangay po ako magbabayad. Babayaran ko ng buo. Pero sa police station po ako magbabayad or sa NBI po ako magbabayad. Bigla pong nagtatatalak. Bigla pong ano. Kahit po sabihin ko na naka-record po itong pinag-uusapan natin. Sige, ma'am. Bukas. Butas na yung ulo mo. Bukas. Wala na yung mga anak mo. Yung gano'n na. Grabe. Willing naman po akong magbayad. Nagkataon lang po talaga na na-quarantine ako. Hindi ba nila maintindihan yun? Yan ang mga walang puso. Nakakaano po talaga. Yung depressed na po ako. Buti nga po nakilala ko sila Ma'am Rosamia, sila Ma'am Malo. Kasi talaga po as in grabe hanggang ngayon, sir. Hanggang ngayon. Kanina lang umaga, ganun nandito. Sabi ko nga, siguro dapat ma-immune na lang ako doon sa mga text messages nila. Kaya yung ginagawa ko po, nag-damage control na lang po ako doon sa mga friends ko. Saka wala. Talaga po, grabe po talaga. Kung sinave ko lahat ng mga text messages nila. Naka-screenshot po lahat. Save ninyo, ha? At Jenna, alam kong nakikinig yung mga kaibigan mo sa iyo, ha? And gumawa ka ng ano, kausapin mo sila sa himpapawid. Kausapin mo sila, magkumingi ka ng pawanin, paliwanag mo sa kanila para maintindihan nila kung anong nangyari. Ha? Go ahead. So mga kaibigan ko po, sorry po talaga, pero biktima lang din po talaga ako rito. Hindi ko po intensyon na pati kayo, madamay, pero parang hindi naman po siguro, hindi ko rin po sinasadya na ganon. Talaga pong sadyang mga walang hiya lang po talaga yung mga taong nasa likod niyan. As in, grabe po. Okay. Nakakapanginig po. Grabe po talaga yung naranasan ko. First time ko pong naranasan to. Hindi ka sanay talaga. Hindi po ako sanay talaga. Minsan nga po, gusto ko nang sabihin sa kanya, sige, pumunta kayo dito sa Mindanao, tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi po, pag sinasabi ko naman po na, sige, sa barangay ako magbabayad, yun, nagagalit po sila. Eh, paano? Illegal sila eh. Kasi bakit hindi kayo, bakit? Kasi sa online ka dapat sa online ka din. Tapos merong isa po, pinipilit po talaga ako na i-download uli yung app, which is hindi ko na po talaga ginawa. Siguro nga, wag na ninyong ano yan. Ha? Okay, Jenna. Opo. Okay. Opo. I think saan ka ba tumatawag? Sa Mindanao po. Wow. Marami daw kayo diyan. Siguro one of these days siguro video call tayo, ha. Magbi-video call. Ay, sige po. Ha, magbi-video. Opo. Okay, tatawagan kayo ng aming PA at gagawin no natin ng video call para pag-aralan no natin. Ang gagawin natin dyan sa Mindanao. Ha? Okay? Opo. Salamat po, Sir Ben. Okay. Alright. Mag-message sa messenger. Tapos, yun, magpapakilala ka lang. And then, mag-video call tayo. Ha? Okay? Sige po. Alright. Sige. Po. Maraming salamat po, Sir Ben. Kakausapin ko kayo from sa Mindanao. Marami kayo eh. Okay? Opo. Nakakaawa po. Alright. Jenna, thank you very much. Ha?
Stay safe. Thank you po. Stay safe. At manalig sa Panginoong Diyos, ha? Opo, opo. Okay, salamat po. Gandang gabi po. Thank you po. You're welcome. Thank you po. Good okay. evening po po. Good evening, good evening. Ang dami pong mga kababayan natin from Mindanao, oh, na biktima po ito, mga biktima po ng scammers, eh. I have read so many ano, marami na pong ano ito, eh. Mga kwento ho galing po sa Mindanao. At nandito po ako sa Manila, eh. Paano, hindi ko maintindi, hindi ko pa alam kung paano gagawin nun natin. Okay? But I will try to do something here para yung mga taga Mindanao, mga biktima po ng OLA na ito, ay magawan din po natin ng kaukulang tulong. Oh, wag po kayo mag-alala. I will try to talk with our yung mga nasa government agencies po. Baka matulungan po tayo para may pagkapag-file din po tayo ng kaso dyan sa Mindanao. Tandaan po ninyo, itong mga ginagawa ng mga OLA scammers po, mga loan sharks, ito na po yung mga ginagamit nilang pangluloko, eh. Accessing debtor's phone book. Ito yung nakukuha nila yung phone book ninyo. Pagkatapos tatawagan ho kayo ng tatawagan kayo nila, ipahihiya kung sino yung nasa phone book and so on and so forth. Tapos talagang shaming borrowers by posting personal and sensitive in information. Ito yung napakabigat na kasalanan ng mga online lenders na ito. Meron tayong isa pa, pero mukhang pwede pa. Alexis, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi. Alexis from OLA. Magandang gabi po. Magandang gabi. Good evening po. Oo. Taga saan naman si Alexis? Talian mo at medyo kakaunting oras na lamang ho tayo. Alexis, ha? O kaya para ma... Ano? Taga saan po si... Saan ka tumatawag, Alexis? Dasma po. Dasma? Opo. Dasma Rinjas, Cavite. Alright, tuloy mo na. Yes, tuloy mo na kung ano yung naging karanasan mo naman. Akin po kasi mag-check po sila din sa mga contact ko na parang sila din po yung ipapatawag sa barangay kasi daw po hindi daw po nila akong makontakt. So yung mga contact ko po, kahit hindi po yung reference ko, yung mga contact ko. Pinatawagan nila, pinahihiyak, yes, and so on and so forth. Yes po. Alam mo talagang... Bawal na bawal yan, eh. Anyway, tuloy mo, Alexis. Ako na na... Sa barangay, ito yung dapat mabayan. Yung mga kapatid po, parang sabi ko nila na bakit binamay mo kami. Nagagalit na sa iyo. Mga dati mong mga kaibigan. Yes po. Sige, tuloy mo. Sabi ko. May mga pananakot pa. Ako, naglulo ko ang internet ni Alexis. Ano. Anyway, ganito na lang siguro. Alexis, ituloy na lang natin ito bukas. No? Kasi okay. Matatapos na yung oras po natin. Hindi natin mabibigyan ng magandang oras yung pagsasalaysay mo. Bukas, tatawagan ka ng aming PA, ha? Huwag ka mag-alala. Okay. Sige. Bukas na lang natin gawin ito, ha? Okay. Thank you very much. Nagluloko po yung internet po niya kasi pagkatapos, eh, medyo, ano? Nagluloko. And hindi madinig. Nagkakaroon ako ng... interference, eh. Kanya, I don't know kung globe yan, eh. Anyway, hindi maganda ang dating sa ere. Kanya, hindi natin pwedeng ipagpatuloy. Hindi po maganda sa tenga na manakikinig ko sa atin. At hindi natin mabibigyan ng magandang serbisyo. Kasi hindi naman kami magkaintindihan. Kaya maganda ho, bukas na lang. Okay? Alright. Mga kaibigan, itutuloy ko lamang ho.
ito yung mga abatanol nyo na ginagawa ng mga scammers na ito. Yung kukunin nyo yung laman ng phone book ninyo at pagkatapos ipahihiyawo kayo doon. Lahat ng impormasyon kukuhunan nila. Lahat ito bawal na bawal po sa nagagawin laban sa tao. Okay? Pwede ho kayo mag-file ng kaso dito sa NPI. Pwede kayo mag-file ng kaso sa PNP. Pwede kayo mag-file ng kaso dyan sa National Privatization Commission. Okay? Ang problema lang, siyempre wala kayong kasama. Hindi nyo alam kung paano ang gagawin ho ninyo. Katulad po ng ginagawa po na gagawin ho namin sa Mindanao, kakausapin po namin sila, magbi-video call po kami pagkatapos para pag-usapan ng maganda-ganda kung ano po yung mga dapat po natin gawin. And then, magbi-video po tayo dito, mga kaibigan, para maibigay ko sa inyo ang mga dapat po ninyong ihanda, dapat yun ang gawin, and so on and so forth. Para yung ginawa po namin sa NBI nung Webes, yun din po ang susundin natin sapagkat yan ang tama na proseso. Okay? Ariglado. Sino pa ba itong mga dapat natin pasalamatan? Joey Ortiz, Padre, maraming salamat. Good evening. Jeffrey Nuevo, salamat po, sir. Marami kayo natutulungan. Pagpalain kayo ng Diyos. Salamat po. Michael Suliman Pineda, shout out from Saudi Arabia, Sir Ben. Sa lahat ng mga Pilipino na nandyan sa Saudi Arabia at inyong mga kamag-anak dito sa Pilipinas, good evening. Mel, Tata Ben, sabi nila, kakasuhan daw si Miss Angel Locsin dahil may namatay daw na senior citizen sa ginanap nilang community pantry. Ang DSWD sa kapalpakan nila sa pamamahagi ng ayuda. Sensya na, bato-bato sa langit ang tamaan sa simbahan din ang tuloy at pag natinik ay malalim. Ah, ayan. Si Angel Locsin, nako ay mga kaibigan, wag na ninyo. Ang hulihin po ng gobyerno, ito yung talagang lantarang lumalabag sa batas. Itong dalawang kongresistang ito, inayupak talaga ho mga kaibigan. Mr. Bike Defensor at Mar Coleta, lantarang lumalabag sa batas. Pero bakit walang ginagawa ang ating Pangulong Rodrigo Duterte? O kaya yung FDA man lang? Chincha Buste, condemn, mahigpit na tinututulan. Ayan, at least may natutunan ako dito. Mel, condemn, kondenahin. Ayan, Tata Ben, Paipon, watching from Dubai, Queen Elizabeth III, Port of Rashid. Uy, sino ito? Si Alasko, nandiyan ka na ba? Alright, Alasko, good evening. Anne Navajo, more power po Sir Ben. And Sir Perfecto Bordalio, sana hindi po kayo magsasawang tumulong sa mga OLA victims hanggang sa mapasara ang kani-kanilang company. From Mindanao, South Cotabato, Region 12, OLA victims, salamat and God bless. Alasko, hello Tata Ben Paipon, watching from Dubai, Queen Elizabeth II, Port of Rashid. I will stay here for a week before flying to the United Kingdom. Wow, papunta ka na dyan ha? Ingat ka palagi, I'm still continue watching your program. Ikaw ang kasama namin para lalo lumakas ang kalooban namin para magpatuloy sa loan namin tungkol sa online kinaharap. Dalangin po namin na matapos na ang problema namin tungkol sa online lending na ito. Maraming salamat sa iyong tulong. More power. God bless. Olas ko, maraming salamat din at huwag kang mag-alala. Tututukan natin ito ha, sa abot ng aking makakaya. Sunny Baguio, keep up the good work, Sir Ben. Thank you so much for helping 7 stag victims. Mau Ag, good evening, Tata Ben. Hi, Mau, good evening. How is my pogi friend, si Willie Espiritu? Ganon din po si, anito, Jing Jing Arquesa Malikdin. Maraming salamat po, Sir Ben, sa pagtulong nyo sa amin. Isa rin po akong OLA victim from Pangasinan. Maraming salamat po. Okay? Sino pa?
Angel's Eye. Angel's Eye, si laking perwisyo na talaga ng mga ginagawa ng ahente ng OLAS, Your Honor. O nga, yung mga di kaya, mga kabarubalan ng agent, sobrang nakakahabag, nakakasama ng loob na maraming mga kwento ng mga biktima. You said it, my goodness. Talagang Angel's Eye, nakakasulasok talaga. Ha? Ang panluloko nila. Jen Altamira, good evening. Good evening, Tata Ben. Gandang gabi po, Tata Ben, sabi ni Jen. Alright. Mel, good night na po. Kakain pa po ako. Gutom na po ako eh. Opo, dito, may kahapon. Ako dumating. Ah, sa Dubai. Okay, sandali ha. Ipababa. Okay. Oops. Ayan. Oop. Nako, nawala na. Alright ho, mga kaibigan. Nako, wala na tayong oras. Nandiyan na po si Parin Doy del Castillo. Ha? Ngayon din po, programa po ni Parin Doy del Castillo alas 10 hanggang alas 10 hanggang alas 12 ng gabi. Alright? Mga kaibigan, sa mga online victims, marami pa po tayong dapat pag-usapan, pero pakiusap ko lamang, panoorin po ninyo yung ating video na ginawa para yung pag-file natin ng kaso sa NBI. I-subscribe na rin po ninyo kung inyo pong mararapatin. Ha? Okay? Alright ho. At syempre ho, huwag ninyong kalimutan yung programa po natin, Your Honor Office. Papunta na ito sa YouTube natin mamaya. Pero yung mas malaga para madali, makatulong po sa inyo. Panoorin po ninyo yung YouTube po natin, ha? Tungkol sa pag-file po natin ng kaso sa NBI. And then, itong programa po natin, papunta na po sa YouTube. Mamaya, i-like and share din po ninyo. Alright, ho, mga kaibigan, wala na tayong oras sa kabuuan po ng ating paglilingkod bayan sa gabing ito ng Lunes. Nagkita-kita tayo muli bukas ng gabi, alas 8 hanggang alas 10. Sa mga dahil sa dami po ninyo, hindi na natin nabasa-basa lahat, ano po. Maraming salamat po. At ang tabayanan, si Pareng Doy del Castillo sa kanyang programang ngayon din po. Ben Paipon po, nagsasabing thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag, Your Honor, please. Maraming salamat po.